Hello, treasure lovers all over the world, in the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayong lahat? Bago pa man, ako'y magbigay pugay muna sa lahat ng aking subscribers at sa mga visitors ngayon. Sana ay mag-subscribe din kayo. At sa mga giliw kong tagatangkilik sa channel, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of the things shall be added unto you, including our wish of finding the Yamashita treasure. Meron nga pala akong bagong channel, guys, sa YouTube. Ito ay ang channel na Mount Suarez, at ang content nito ay very interesting facts about people, our lives, at mga events. Sana ay isubscribe nyo din, at patuloy tayo ngayon sa ating pagtalakay sa ating topic. Ito ang misteryo ng lapida at ng Angkor Tunnel at saka ng yung stone map na padala ng ating kaibigan, ating tunghayan ngayon. Okay, welcome back to our channel, guys. Ito yung pinadala na naman na sketch map ng ating Cathy at Somewhere. At nabigyan ko ng pansin ito kasi meron siyang sign na anchor. Ang anchor sign, yan ay nagsasabi na merong tunnel diyan sa lugar na yan. Okay? Okay, ito yun, guys. Ang sign na ito, yan ay parang anchor siya, parang pundo, nagaganyan. At yan ay, ito ay isang layout ng tunnel na kung saan ito ang entrance, yan ang entry. Nandiyan natin ang entrance at ang dalawang dito, guys, itong binibilugan ko. Itong bibilugan ko sa dulo ng naka-arko dito na parte. Yan ay tunnel na naka-curve. Ito yung daanan. At ang dulo nito, guys, yung dalawang dulo ay mayroong laman yan. Dito sa dead end. Kung hindi sa dingding ng tunnel, sa dead end ay sa baba ng dead end na wall niyan. Example, ito. Ganyan. Pwedeng dito sa dingding or hukayin ang baba niyan. Dito, okay? So, medyo positive ang, sa tingin ko, positive ang itong lugar na ito, itong site na ito, kasi meron siyang mga palatandaan, especially itong swan. Ang swan yan ay nabilong sa mga Yamashita signs, mga Sumatran golds, mga golds na galing dyan sa Cambodia. Ang ginagamit na sign ay mga ibon. At meron siyang ulo ng snake dito, tatlo daw. At may lapida at meron siyang stone map dito. Medyo malabo ang sketch map na ito, guys, kaya gumawa ko ng mas klaro. Okay, so klaro na, guys, di ba? So dito natin umpisahan ang pag-decode or pag-reveal ng secret niyan, ng site na yan. Okay? So meron siyang mga plato na natagpuan daw, mga old plates, panahon ng Gera, 1944. So ang mga yan ay palatandaan. Kung sa ibabaw lang yan ng lupa na kuha, yan ay palatandaan na may mga taong kumakain dyan noon, matagal na, at iniwan lang yung mga plato. Pero kung ito ay nakabaon sa lupa ng 2 meters, example, nakabaon yan ng 2 meters ang lalim, yan ay sadyang ibinaon para marker. So kung nakuha nyo yan sa 2 meters na lalim, kung dito yan, example yan ng tunnel, hukayin nyo papababa ng another 2 meters, eh mayroong giveaways. May giveaways kayo na makita. Pero kung yung plato ay nasa ibabaw lang talaga ng lupa nyo natagpuan, yan ay iniwan lang dyan at hindi yan marker. Kundi yan din ay palatandaan lamang na may mga tao dyan noon na matagal na na gumagamit ng mga ganyang plato at iniwan lang. Sabihin natin mga army, mga Japanese army or US army.
Kaya lang meron siyang footmark dito. Alam naman natin na ang footmark ay nagtuturo yan sa treasure, volume of treasure, pero medyo mag-travel pa tayo. Yan kasi ang pag walang mga indicator tong footmark tulad ng mga bilog, meaning to say malayo pa ang treasure. Pero kung example ang footmark ay meron siyang malaking bilog sa unahan, ayan, meaning to say may malapit na treasure sa kanya. Pero kung wala, travel tayo. Kasi hindi ko naman nakita ang bato na ito ang nakamarka dyan. Baka meron pang mga ibang marka dyan. Kasi minsan ang footmark, ang meaning niyan ay dead end. At dyan na kayo maghukay mismo sa harapan ng footmark na yan. Ngayon, dahil sa stone map na ito, ay meron siyang mga indicator. Dito tayo muna guys sa stone map kasi nandito lahat ang pointers. Tatlong pointer ang nakikita ko sa stone map. Una, tingnan natin itong cross. Ang cross ay treasure sign na nagtuturo. Treasure ang in the creek, ang meaning niyan. Pagka merong ano dyan guys, river or creek sa unahan, ang meaning ng cross sign ay treasure in the creek, na kung saan yung mahaba na part ng cross, yung mahaba niya na part, yan ang pointer papunta sa creek. Ngayon, ang paghanap naman sa creek, ay hanap naman doon ng iba pang sign. Pero hindi na tayo aabot pa sa creek niyan kasi nandito na yung ibang sign sa malapit lang. Nandito yung tatlong sign ng treasure, di ba? Pero meron na namang isang arrow dito na nagtaturo papunta doon. Ang long arrow, pag yan ay mahaba na arrow, ang distance ng mahabang arrow ay 50 to 100 meters. 50 to 100 meters pag mahaba yan na arrow. Pero pag short lang, yung maiksi lang siya, ganyan lang, hindi yung ganyan, yung mahaba ang 50 to 100. Pero yung maiksi lang, that is only 10 to 15 meters. Meaning to say, hakbang lang kayo dyan ng 10. Kung dito kayo tatama sa hakbang na 10, meaning to say, itong bato na ito, meron dyan giveaways. Kung yan ay 10 to 15, yan ang tinuturo ng arrow. Itong sign dito guys, yan ay treasure pero merong booby trap. Ayan, so merong booby trap ang lugar na yan. Booby tea. Kasi meron siyang clouds. Ang clouds kasi yan ay bali sa sabog yan. May usok. So booby trap. Pero kung may booby trap, merong treasure, di ba? Pero ingat lang sa mga tripwire. Ang booby trap naman ay yan lang ay minsan mga granada na kinakabitan ng tripwire. At sa katagalan ng panahon ay wala na yung wire na narurupok na, kinakalawang na. At naiwan yung granada na lang, nawala na rin yung pin. Kaya hindi sasabog ang granada kung hindi yun tatamaan ng malakas na pagbundol natin or naiinitan. Pero ingat pa rin sa paghukay. Dahan-dahan lang pag may mga signs sa inyong hukay na mga man-made ay dahan-dahan ang pagbundol ng mga bareta or bara nyo. Okay. So another pointer. Itong parang anchor dito. Ito ay arrow pa rin ito. Modified arrow lang yan. Meaning papunta dito. Nakaturo yata ito sa lapida. Ayan.
Kahit itong cross ay nakaturo yan sa mga snake swan. At ito guys, itong dalawang hole, yan ay mga items. Meaning to say, merong dalawang items dyan. I-align lang yan. Yung dalawa, i-align to papunta rito. Ayan. Kulayan natin ng isa pa. Itong dalawang butas ay i-align. At yan ang inyong i-target kung saan yan papunta. So, nakaturo na naman sa lapida. So, tatlong indicator ang nagtuturo sa lapida. Guys, di ba? At hindi lang dito sa stone map na may nagtuturo. Itong triangle na may dot, meaning treasure sa unahan na tinuturo ng triangle. Ngayon, ang tinuturo niya ay may paa sa unahan. Palagay ko ito ang tinuturo nito, itong triangle ay itong tunnel. Itong tunnel sa unahan, guys. Palagay ko ito ay tunnel. Merong entrance ng tunnel dyan. I-try nyo paghukay sa harapan mismo dito. Pag may nakita kayo na entrance ng tunnel na lupa na malambot, tapos may man-made tunnel sa loob, ito na yung pinaka-big deposit dyan. At ilan bang deposit ang nakikita ko, guys? Ito yung pinaka-malaki, yung anchor tunnel, kasi ito ay tunnel. Meaning to say, kung tunnel, malaki ang tinatago. Malaki ang nilagay dyan na deposit. So, ang anchor tunnel, meaning dalawa yung pinakita natin kanina. So, kung ganyan ang itsura ng anchor tunnel, ayan. Ito yung entrance, guys, yung bilog. Tapos, pasok kayo dito. At makita nyo may nagsanga na left and right. Sa dulo nito, dyan ang dalawang treasure. So, treasure 1, treasure 2. Dalawang nakabaon, basta't anchor tunnel. Yan ay meron ako nyan sa libro ko na treasure na mga nakukuha sa Panay. Sa Panay Island, dyan natagpuan yung ganyan anchor tunnel na merong dalawang deposito sa ibri dulo ng tunnel na yan. Sa anchor tunnel. Kaya ang tingnan nyo ng mga sign dyan, baka mayroong heart. Ang heart ay nagtuturo palagi yan sa tunnel. Yung number 5, nagtuturo din yan sa tunnel. At saka yung number 3. Yan ay mga tunnel entrances. Lalo ng number 3, yan ay open entrance. Number 5, nagtuturo na malapit na ang entrance. Ang heart ay directly nagtuturo talaga yan sa tunnel. So, ganyan ang hanapin nyo guys dito sa may anchor. Para matagpuan nyo ang entrance ng tunnel, hanapin nyo yung number 3, number 5, at saka heart. Kahit yung letter Y na nagaganyan, yan ay nagtuturo din sa tunnel. Yung letter T, yan ay closed tunnel. Merong nakabara sa ibabaw ng mga kongkrito, kaya closed tunnel, mahirap pasukin yan. Pero pag Y, parang open tunnel din ang Y, madali lang pasukin. Pero hukayin pa yan pag Y tunnel. Itong dulo ng Y tunnel ang nagtuturo sa direksyon. Itong dulo niya. Okay, so, yun lang guys ang hanapin nyo dito sa anchor dito. Yung apat na yan, 3, 5, heart, Y. Kung mayroong T, meaning tunnel pa rin yan na close. Okay, so ito na yung ating big deposit dito. So close na tayo dyan guys. Ngayon ang hanapin natin ay giveaways. Ang giveaways naman, itong paa dito, yan ay nakaturo sa tunnel. Dito siya nakaturo, ayan. Meaning to say, may hakbang pa. Ayon sa ating katiits ay 15 meters daw ang layo niyan. Galing sa paa.
tamang-tama na distance sa mga treasure, sa mga treasure mark. Pasok na pasok siya kasi ang mga sign na yan ay mag-umpisa yan sa ang footmark sa 5 feet, 10 feet, 15 feet hanggang sa pinakamalayo na yung 30 feet. Pero kung 15 feet na nakaturo siya sa anchor, pasok na pasok. Kandidato talaga ito na big deposit natin. So kung hindi nyo matagpuan ng mga sign dito na 3, 5, heart, Y at T, dito na lang sa harapan ng anchor nyo hukayin. 2 meters dig, baka makita nyo ang entrance. Ngayon meron pa kong nakitang dalawang small deposit or giveaways. Meaning to say, tatlo lahat ang deposito dyan, dalawang giveaways at isang big deposit. Saan ba natin guys hahanapin ang giveaways? Magulo na, medyo magulo na itong aking picture. Palitan na lang natin ng, palitan muna natin itong aking picture ng bago. Okay, so, alright, so malinis na yung ating picture ngayon. Umpisa tayo sa stone map at lahat ng indicator ay nakaturo. Itong dalawang linya, ang meaning niyan ay nasa 10 or 20 meters ay mayroong treasure. So, papunta dito 10 to 20 meters. I-check nyo ang lugar sa 10 to 20 meters. Baka eksakto yan sa lapida. Or kung ito ang ika 10 meters na distance, try nyo paghukay sa baba. Kasi itong circle dito, yan ay item. At yung mga linya na tatlo, yan ay lalim. Indicator ng deep. So kung tatlong guhit yan, meaning pwedeng 3 meters, merong giveaways under the stone na 3 meters ang lalim. Pero kung maliit lang yan na bato, hindi yan ang marker. Hindi dito ang isang giveaways kung ito ay maliit lang na bato. Pero kung yan ay malaki na merong ganyang tatak or marka, meaning treasure under 3 meters deep. Okay? At kung gawin natin na 20 meters ang distance ng itong dalawang item na indicator, ang dalawang hole, minsan yan ay 10 meters, pero minsan ay 20 meters. So 10 to 20 meters ang distance ng dalawang hole. Tingnan natin sa 20 meters galing dyan kung saan yan tatama. At kung eksakto na dito yan tatama, well, swerte, mamaya i-decode natin paanong paghanap ng treasure under sa lapida na yan. Okay, so dito naman tingnan natin itong arrow. Papunta siya doon. Malapit sa lapida, malapit din sa mga signs. Itong modified arrow na parang nagaganyan ay papunta din siya doon. Ayan. So, tatlong indicator. Itong triangle ay nakaturo yan doon. Itong paa ay nakaturo din doon. Ito na paa ay nakaturo din dito. So, ito yung ating big deposit. So, kanina alam nyo na kung paano hanapin ang entrance niyan. Look for number 3, number 5 sign, heart, Y, and T. Okay, so tapos na tayo dyan. Dito na tayo sa swan. Okay, ano bang meaning ng swan? Ang swan ay indicator ng Yamashita treasure. Yan ay mga Cambodian Sumatran gold ang meaning. At itong ahas, pag nakangangayan guys, careful, yan ay poison chemicals. Poisonous chemical ang meron dyan na booby trap. Pag nakanganga,
Pero pag ganito lang na naka-close yung bunganga niya, tapos nakadungo, naka-point siya pababa, kung naka-point siya dito or naka-point siya sa lapida, meaning to say, nasa lapida talaga ang treasure. Okay, so atin natingnan ngayon kung paano natin i-reveal ang secret ng lapida. Ano ang approach pag makakita tayo ng lapida? Hindi yung lapida ng pataya, ito ay lapida na gawa ng mga Hapon noong World War II. Okay, itong unang gawin guys. Basagin natin ang lapida. Pero huwag natin galawin, huwag natin i-rotate. Huwag galawin ang lagyan ng marka kung saan nakaharap yung lapida. Para kung sakali na magkamali tayo ay alam pa rin natin ang direksyon. Ngayon, pagbiyak natin sa lapida ay kung may makita tayo na kabilya o rad, ganyan. Tapos matulis siya guys, parang araw. Kung yan ang makita natin, yan ay pointer pa papunta dito. Kung saan nandyan ang treasure. Ngayon, paano natin malaman ang distance ng hukay natin dito? Kung diyan yan nagtuturo, hanggang 100 meters ang turo niyan kasi mahaba na arrow. Ayan. Ngayon, ang sukatin natin guys ay inches. Sukatin natin ito kung ito ay 12 inches. Meaning to say, convert to meters ang 12 inches kung ganyan ang haba ng rod ay 12 meters. Ayan, so punta tayo doon ng 12 meters. Pagdating natin sa 12, doon tayo maghukay ng 2 meters dig. At pag may makita na tayo ng mga palatandaan, ay hukay na tayo ng malalim up to 7 meters lang. Hindi nalalampas pa sa 7 meters yan. Karamihan ng treasure ay nasa 2 meters, 3, 5, at pinakamalalim ay 7. Kaya ang test dig ay nasa palagi sa 2 meters. Okay, paano kung walang rod? Guys, ano ang gagawin natin? Pagbiyak nyo ng lapida kung walang rod, anong gagawin? Papakita natin ang isa pang approach sa paghanap ng treasure gamit yung misteryo ng lapida na yan. Marami ang nagkakamali sa lapida na yan. Biniyak ka agad, hindi tiningnan ang direksyon. Kung may rod sa naakala tuloy nila, ah, mohon lang ito kasi may rod. Pero hindi nila alam na ang sukat ng rod in inches ay convert pa sa meter para makuha yung eksaktong pointer kung saan or gaano kalayo ang item. Okay, tingnan natin yung isang approach sa lapida. Kung ang lapida ay walang rod, kung wala siyang kabilya sa loob, ganito guys. Ayan, pag ganito, pagbiyak natin sa lapida na walang rod, ilagay natin uli siya sa ibabaw ng lupa. Sa original position niya, at kunin natin ang sukat ng lapida. Example, ang sukat nito ay 5 feet, 5 talampakan, at dito naman ay 5 feet, meaning perfect square. Kasi mayroong nakuwang treasure na ganito, 5 by 5 feet ang measurement ng lapida. Ayan. Nakuha ito ng isang Amerikano noong 1990s. Kasi iniwan ng Pinoy na nakakita, binasag yung lapida. Hinukay niya yung under sa lapida pero hanggang 8 feet lang siya naghukay. Nang wala na siyang makita, umuwi yung Filipino hunter. Dala-dala yung kanyang metal detector, umuwi siya. Na walang, akala niya wala talaga. Pero ang hindi niya alam kasi, ang formula ng ganyan na lapida
ay i-multiply lang yung 5 feet by 5 feet na measurement ng lapida. Example, kung ang kabilang gilid ay 6, 5 by 6 yan, equals 30. So, anong gagawin sa 30 meters, guys? Dito sa isa ay 25 ito. Anong gagawin sa 25 meters? Make that 25 feet. Or kung 5 by 6 man yan, 30 feet. Anong gawin dyan? Ang gawin dyan ay, yan ang pinaka-lalim or deep measurement ng hukay. So, example, kung 5 by 5 lang yan na lapida, yung nakita nyo, meaning 25 feet ang hukay, ang lalim. Malalim siya. Yung iba, pagdating pa lang sa 12 feet ay, bali, 3 meters, sumurinder na kasi malalim na. Yun pala ay mas malalim pa doon. 25 feet kasi ang lalim niyan pag i-multiply. Kaya guys, kailangan lang kailangan talaga ng pasensya sa pag-treasure your hunt at yung kaalaman. There is a saying that little learning is dangerous. Kaya naging dangerous ang little learning tulad ng mga booby trap. Kasi yung iba ay hindi naniwala na may booby trap. Kaya nagkaroon ng mga aksidente tulad ng water traps. Nung una, hindi ako naniwala niyang water trap. Pero nang maka-encounter kami ng water trap at lumubog yung mga gold bars doon sa Kumunoy at biglang nawala, parang magic lang, naglaho kahit kinasisid pa namin sa mga tao doon, wala na talagang nakita dahil sa water traps. Kaya small learning is dangerous. Before tayo maggawa ng project, kailangan talaga ng comprehensive studies approach. Merong approach number 1, plan number 2, plan number 3. Kung kailangan, meron pang number 4 at 5. So ganito na yun guys ha, ang sikreto ng lapida. Yung una ay yung ito. Basagin natin kung may rod sa ilalim ng lapida, yun ang pointer patungo sa treasure. Sukatin lang by inch ang rod tapos i-convert sa meters. Yun ang layo. Okay? Pangalawa ay itong pagsukat ng gilid in square, yung square form ng lapida, sukatin natin yung mga gilid. Nandito yung example natin kung 5 by 6 feet, meaning 30 feet ang lalim. Dito na huhukain guys ha. Hindi lang 4 meters, hindi lang 3 meters ang lalim ng lapida na yan. Malalim pag lapida. Medyo malalim siya. Kasi multiply yung mga gilid side, ang lalabas dyan ay malalim na result. Tulad dito, pag yan ay 4 by 4 feet, meaning to say 16 feet ang lalim. Mababaw na kung yan ay 4 by 4 feet. At kung yan naman ay sabihin natin 3 by 3 feet, ay swerte, napakababaw lang. 3 times 3 equals 3 times 3 equals 9 lang. So 9 feet. Medyo dalawang pandak na tao kung yan ay tatayo dyan sa hukay, dalawang maliit na tao. Yung 4 feet na height, dalawan yan ay 8 feet plus 1 foot, 9 feet. Kaya ang 9 feet medyo malalim pa rin yan. Dalawang tao yan na kung ipatong mo yan ang lalim ng tunnel or ng hukay nyo. Okay, so sana ay meron na naman kayong nakuhang kunting kaalaman sa aking decoding. Paalala muli, ang aking decoding ay nakabase lamang sa mga signs, symbols na nakuha noong dekada 80 at dekada 90.
At yan ay mga recorded signs ng treasures. At yan ay akin lang dinagdag dito sa puzzle na pinapadala nyo. Meaning to say, hindi 100% ang aking decoding. Yan ay nakakatulong lamang at nakapagbigay ng little shade of light into your project. Ganyan lang yan guys. Kunting ilaw lang at the end of the tunnel ay may maliit na ilaw. Ganyan ang aking binigay na decoding. Merong ilaw na maibibigay. So kung ilaw lang ang naibigay, hindi naibigay yung gold, diba? Bagamat ang aking ilaw na kunti lamang ay gabay para sa ating lahat kung nasa kadiliman tayo ng tunnel. Maraming salamat. God bless you all. And God always guide you. Surigao San, magpaalam na. Ciao for now.